ang paglulunsad ng electronic services platform para po sa mga foreign travelers at iba pang mga update sa Immigration Bureau with Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang tangali. Magandang araw po, Sir Aljo, at sa lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig ng press briefing. Sa ngalan po ni Commissioner Norman Tansingco, magandang araw po. Ano po layunin nito, ma'am? Good morning dito sa bagong online platform na e-services. Maganda ito. Yes, ito pong e-services natin, ang layunin niya talaga ay mapadali at mapabilis po yung mga transactions with the Bureau of Immigration. Instead of having to go to our offices, fall in line, physically fill out forms, they would just have to go online po. Magpupunta lang po sila sa website at doon na po sila pwedeng mag-apply dito po sa mga transactions ng BI. Napakadali po and very quick and easy yung pag-a-apply po dito sa mga documents na kinakailangan natin ng mga foreign nationals. With just a few clicks po, they can already proceed with their applications. End-to-end din po ang processing na ito, meaning they can apply online and also pay online through our different payment portals. So makakaasa po kayo na this is very secure and safe and quick and convenient po for the transacting public. Okay, dito sa bagong online app na ito, ma'am, ano ang mga serbisyong ibinibigay lalo na sa mga banyagang mga biyahero? Yes, ang initial po natin na nilaunch ng nakaraang linggo ay ilang mga serbisyo po na common sa mga foreign nationals, including yung online waiver of exclusion grounds. Ito po yung panga sa mga foreign minors na pumupunta po dito na wala pong kasamang magulang. Application for dual citizenship sa mga kababayan po natin na nag-acquire na ng foreign citizenship po at nais i-reacquire yung kanilang Philippine citizenship. Online exit clearance for those foreign nationals po that have been staying here for 6 months and longer. And of course, yung ating online visa waiver and online visa tourist visa extension. So ito po yung pinaka-common sa mga transactions ng Bureau of Immigration. And this affects really yung mga turista po na pumupunta dito sa Pilipinas. So yung mga foreign tourists po, if they are visa-free coming here to the Philippines, they can extend po their visas through this portal para mas matagal po ang pananatili po nila dito sa Pilipinas at mas makapamasyal pa po sila sa iba't ibang places in the country. Okay, hingi na rin kami ng update sa nag-viral na pasahero na patungong Taiwan na di mo na hihiningan ng 10 birth certificate ng immigration officer. Ano po ang lumabas na investigation, ang resulta po nito sa pasaherong na-offload, ma'am? Yes. Yes po, when we conducted the initial investigation, nakita po ng pamunuan ng Bureau of Immigration na ang passenger po in question was not allowed, not because hindi po siya nakapagpakita ng 10 birth certificates, hindi po yun ang kanyang requirement, but because hindi po nagtugma ang kanyang documentation sa kanyang actual purpose of travel. During the interviews po, nakakita ng evidence ang ating immigration personnel na ang purpose of travel po ng pasahero is ay magtrabaho po abroad and ang karampatan pong documents na kailangan po niyang ipakita kung siya po ay nagnanais na magtrabaho ay working visa, proper working visa po, at clearance from the Department of Migrant Workers. With that document po, if the intention is for employment, then wala pong magiging problema ang ating kababayan na umalis ng bansa. Tatlong babaeng nagpanggap naman na mga empleyado ng gobyerno ang nagtangkang umalis patungong South Korea na naharang ng BI. Ano pong detalye at update dito, ma'am, sa inyo pong ginawang investigation? Yes, noong July 9 po, naka-intercept po ang ating mga immigration officers sa NAIA ng tatlo pong mga kababayan natin na nagpakita po ng peke na travel authority. For information po ng ating mga nanonood at nakikinig, ang travel authority po ay isang document na kinakailangan po ng mga tauhan ng gobyerno upang mapayagan po na umalis ng bansa, whether it is for private or personal purposes o kaya naman po official travel. So dun po sa dokumento na pinakita nung tatlo, they stated po na sila po ay empleyado ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR.
But during the interviews po, nakita po ng ating mga immigration officers na peke po ang mga documents na pinapakita. Binili umano nila ito sa isang stall sa Quiapo. And they were informed na recruiter nila, nagbayad po sila ng malaking halaga doon po sa recruiter nila. And that's one thing really that we want to keep on telling siguro yung mga kababayan natin, na huwag pong magpapauto, huwag pong magpapaloko dito po sa mga manlolokong nagtuturo ng mga ganito pong schemes, because ito po mga ganitong kalokohan ay nakikita po ng ating mga immigration officers. Very trained, highly trained po ang immigration officers natin in detecting ito po mga fraudulent documents, mga peke po ng mga papeles, mga certificates. Nakikita po yan ng ating mga immigration officers. And we have a document forensic laboratory po. We have advanced gadgets and machinery po upang makita kung lehitimo po ang mga dokumentong pinapakita ng ilan po sa mga bumabiyahe. So that this is really to dissuade po yung mga kababayan natin na pumatol po sa mga ganitong schemes ng mga illegal recruiters and human traffickers. So sinampahan din sila ng kasong kriminal, ma'am? Yung mga kababayan po natin victims of human trafficking and illegal recruitment. So hindi po sila ang target natin dito, but rather yung mga nag-provide sa kanila ng mga documentation na yon and yung actual recruiter po nila abroad. So their case has been forward to the Department of Justice for further investigation po upang ma-pinpoint kung sino po ang promotor nitong mga kalokohang ito at makasukan po sila. Hopefully, makulong po upang matigil na po yung mga ganitong mod. Kasi nagpanggap sila as government employee eh. So wala po silang kaso? These documents po were given to them by their recruiter. So kinokonsidera po natin sila na mga trafficking victims. Sila po okay. Kumbaga kahit sabihin natin willing victims po sila at pumayag po sila sa ganitong schemes na ganito, ang pagturing pa rin natin sa kanila dahil pinapayag po sila sa ganitong schemes ng isang recruiter at isang manloloko human trafficker po. And that is really the target of the national government. Ang mahuli po ang mga recruiter na yon. Ano ang mga ilulunsad ng mga system advancements ng Immigration Bureau upang mapabuti pa ang inyong serbisyo sa mga biyahero, local or foreign travelers? Yes, apart po dun sa e-travel and e-services na kaka-launch pa lang po, by September po, in-announce na po ni Commissioner Cancinco na nais niya pong i-expand yung e-services natin to include all visa applications. So mga iba't ibang visas po, yung nag-aaral, nagtatrabaho, nakatira po dito, residente dito, maaari na pong mag-apply online. This is the plans po of the commissioner for the end of the year by September po. Mailo-launch na rin po ito. We already have the systems in place. Kailangan na lang po ng tweaking siguro per transaction. But it's ready na po at kayang-kaya po nating i-launch yan bago po matapos ang taon. Bukod po dyan ay ang green lanes. Meron po tayong ilulunsad na green lanes para naman po sa mga biyahero dito po sa ating mga paliparan. Ang green lanes po, kumbaga ay special lanes para po sa frequent travelers doon po sa mga may ACRI cards or ito po yung mga residents here in the Philippines or holding long-term visas here in the Philippines. And frequent travelers po, and of course, yun po mga may mga tamang documentation po, doon po sila sa green lanes. With the green lanes po, there's a less tedious interviews and faster processing po. Ang long-term goals po natin is magkaroon po ng mga manless counters na dito po sa mga green lanes po natin. And hopefully by the end of the year po, ma-launch na rin po ito. Okay. Thank you, Ma'am Donna Sandoval ng Bureau of Immigration.